Start recording. Okay, good afternoon everyone, including those who are absent. So, let's start. Let's pray. Father in heaven, we ask that you forgive us of our sins. Please give us wisdom and understanding as we learn, as we improve our talents, especially my students. Thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray, amen. So we are going today. We are going to make another app, but I'm going to make it step by step. Meaning, I do something, you follow, and then I will not go next until you are not able to follow. So let's start our. It will be a new app from the start. So let's find our download na sunod class, sunod. Ito. Do you see this file in your downloads folder? Bitnami lab. Kita nyo? Jan? Jan? Ikaw Mr. Del Sacanto? Wala? I-download mo 500 MB. Diyan ka ba gumagamit dati? Parang dito ko yata sa kabila eh. Baka meron dito sa kabila. Hurry. Please find this file in your computer. We will do step by step today. Please turn on your computer quickly. And then are you going to follow or not follow? Because I'm waiting for you to do it. Jana? Okay. Okay na. So, next na. So what we're going to do, we're going to double click it. We're going to do everything from scratch. So that it's easier to follow. So in this screen, we are going to name it, we just agree. And then I'm going to rename, or it's still important. So this is the overview of what we're going to do. While it is important, your computer will import it faster than my computer because I'm recording. So this is what we're going to do. We're going to make a new virtual machine. And then we're going to open Postgres, remove the password. Then we're going to download the Bible. And then we're going to insert the Bible into the database. And then we're going to make an interface to search the Bible. So it is very simple. I'm going to name this computer something else. I'm going to name it Bible Server 2. And Bible Server 2. So those who just arrived, I'm doing step by step today. Hopefully you can follow. So
first instruction is to find this file in your downloads folder, this bitnami LAPP. I double click it, and then it may created another virtual machine. I renamed it Bible Server 2 by clicking settings, and then I put Bible Server 2 here because there are many already. Oh, good question. The network, we set it to NAT. Ito muna, NAT. NAT, hindi NAT network ha, NAT. Do you see? NAT, hindi NAT network. NAT lang ha, hindi NAT network. The first one. Okay. The reason we set it to NAT is because we need to download something from the internet. Okay, and then we are going to start the server. And oh, it's a new machine, that's why maybe it's setting up many things. Yan, we have the login. You are here also? Yeah. Very good. We're going to log in with Bitnami and then Bitnami. And then current password. New password. Yan. Jam. I double click. We are trying to do step by step today. So you look for this file in your downloads folder. You double click it, and then you make another server. We named it Bible Server 2. And then you set the networking to NAT. Ito. NAT. Set the networking to NAT, the first option. Hindi NAT network, NAT lang. And then we start it. What problem are you encountering? I-rename lang. Rene, ito na network. Ha? Ano na? Lagay mo Bible Server 2, tapos pangalan mo. Dapat pangalanan ko ito para hindi nakakalito kung kanino mayari. Paano ba pangalanan ko? Maandar na kasi. Never mind. Sige, hintayin ko kayo dito. Thank you.
Goodbye, guys. See you later. Dapat kurang lebih 5. Oh, next. Sudu, Bash. Paano ba ito palakihin? Para makita niyo lahat. So, anong gagawin natin una class? Una ay... Sinet niyo yung networking na NAT? Everyone? Yung pinakauna NAT, di ba? So, ganito gagawin natin class. Export HTTP proxy equals HTTP colon slash slash 192.168.15.3128. Tapos, up arrow key. Babalik yan. Tapos, gagawin HTTPS. Yan. Oh, sunod. Paano na gano'n mo natin? Pwede niya sa akin. Kaya i-reboot mo lang? I-set mo na tapos i-reboot mo. Dalawang kaya pa sa akin. Test kung tama yung ginawa? Pag nag-type ka ng app, update. Dapat under siya. Ba't di umaandar? Tingnan natin kung tama yung ginawa ko. 15. Ay, mali. There is something wrong, class. Sorry. 15.1 colon 3128 yan dapat. HTTP proxy 15.1 colon 3128. Teka nga, bago nyo tingnan, susubukan ko muna kung tama. Yun, mandar. So, nakaka-download siya ng package from the internet. The command is this. Export HTTP proxy HTTP wireless in the natin si Jan. Tapos ito, export na dalawa ito.
Sudah baca pesan. Sudah baca pesan. Sudah baca. Ito ang ginagawa pag nasa ano yun. Nasa network na nakawas ng restriction. Tulad din sa lahat. But if you're doing it in the internet, you don't need to do this. You just like what you do. You don't need to go through proxy. So next is app install wget, because wget is a software to get things from the internet. Andi, saan yung command? Ito.
Ito, apt install wget. Wget. Nag-install? Jan, nag-install? Okay. Sunod ay, tingnan natin sa iStudy yung URL. Ito yung URL. Oh. Kukunin kasi natin yung Bible galing sa ano? Galing dun sa Aeolis. So we are going to type wget and then we are going to type the long URL. Pagalingan mag-type. Yan. Tinype ko yung URL dito sa iStudy. Mayroon ako nilagay na URL dun kung ano yun. Tapos pag tinype, pag dinabaliget ko yan class, ganito ang mangyari. Yan, da-download niya, tapos na niya ma-download. So the command is wget. Sabi niya yung wget. Install tayo ng wget para lang ma-download niyo. Wget, tapos yung URL. Tapos, pag ta-enter mo, dinownload niya. Send na yan sa folder. Diyan na siya. SQL pala, sorry. SQL. 5.7 MB. Yung wget ay nandito. Ito, yung sa mouse. WinGP/AI/BibleSearchSins/KJV-WinGP.SQL.txt. Pag na-type niyan, okay, can Thank you.
Pag tinignan natin yung laman ng ano KJV, yan, less. Mababasa niyo Genesis 1 yan hanggang Revelation. Revelation 22. Pag tinignan niyo less, ayan. Para lang makabasa man lang kayo ng Bible. Basahin niyo yung lahat. Pag nabasa niyo lahat yan, ano, A na kayo sa ano. Yan. Okay. Natin, na-confirm natin ang laman. Nakita niyo ang laman? Ang laman ay puro SQL. Di ba? May create table, tapos may insert. 33,000 yan na insert. Hanggang sa dulo. Paano mag-quit sa less? Baka natrap kayo sa lid ng less. Q. Pindot niyo lang Q. Di ba sa less? Up, down, arrow key, page down. Pag pinindot niyo Q, babalik kayo sa prompt. O may natutunan na kayong command. Less. Ito pag less, gusto niyo makita naman ng file, pwede kayong page up, page down. Yan. Pero pag gusto niyo na mag-quit, pindit niyo lang Q. Ayan, batik kayo dyan. Okay, may Bible na tayo. Anong gagawin ba natin? I-open natin yung PSQL, ay yung database. Q, pindut mo Q. Letter Q. Okay, open natin ang database. Para open natin ang database, i-edit natin yung meron file dito sa /opt/bitnami/postgres/ saan kayang nasa loon? conf/pghba.conf. Di mo na itatype yung bit namin. Pag tinype mo B, i-press mo yung tab. I-complete mo yun. Tingnan nyo, tingnan nyo. Ay, sorry. Yan o, tingnan nyo. /op/bit/tab/ postgres po tab tapos conf tab c tapos pghba tab. Are you okay?
mga local connection na via pipe. Ito yung local connection na via 127 na IP. Ito yung iba. Network connection. So, hindi niya pa nabi yan. Hindi siya ng password. Pag local connection, hindi siya ng password cloud. Network connection. Pag local pipe, hindi siya ng password. Pero pag in-edit natin ganito, pag ginagawa natin itong trust, pag nakalimutan nyo ang password sa database nyo, ito lang kukuting tingin nyo. Basta ma-edit nyo yung, tapos i-save, Ctrl-O. Yan. Ctrl-O, save, write out. So trust lang yung pinakauna. Huwag nyo buksan lahat kasi makakapasok pati hacker. Pag yung una na-trust natin, yung mga nakalagin lang sa server ang makakapasok sa database. Right? Nag-save na. Exit. Ctrl-X. Tapos class. Papalitan natin yung password ng Postgres kasi hindi natin alam kung ano yung password. Ayos na. Na-save nyo na. Ay. Reboot pala. Reboot. Alam niyo mag-reboot? May command pag-restart ng server, tinatamad lang ako, kaya reboot ko na lang. I-reboot ko na class, wala nakaintindihan. In-edit ko lang naman yung trust, sinave ko, tapos i-reboot muna ako. Siyempre, magre-reboot din kayo. Kasi tinatamad tayo mag-restart ng database. Ni-restart na lang natin yung buong computer. Sunod natin kailangan gawin, palitan yung password ni user Postgres. Gagawin natin A. So, login ako. Login tayo class Bitnami. And, ano password na nilagay natin dito? Hindi ko alam kung anong nilagay nyo, pero ang alam ko nilagay ko ganyan. Sudo. Okay, pwede na yata dito. PSQL. Anong spelling ng PSQL? Dash U, Postgres. Tingnan ko nga kung ayos. Yun, nakapasok na tayo. Ang tinay ko lang class, ay PSQL minus capital U, Postgres. Magkukunek yan sa Postgres na database. As user Postgres. Kasi may user meron database. So meron tayong Linux server. Sa Linux server, may Apache, may Postgres. Sa Postgres, maraming database sa loob. Ang isa sa mga database doon, Postgres din yung pangalan. At may Postgres din na user niya. Gagamitin lang natin yung existing. So class, how to change the password of Postgres user? Alter user Postgres password A. Tama kaya yan? Yun! Okay. Ginawa natin letter A lang yung password ni Postgres. Alter role. Everybody is okay? Saan kaya nakalagay yung dinownload na Bible? Saan ba file natin nilagay yun? / Q to quit PSQL. I want to, dyan lang oh. Nakita niya, nandyan lang oh. Pag, if you type ls, nandyan lang pala siya. KJV WinGP. Nandyan din ba yun sa inyo? When you type ls, nandyan? So, balik tayo sa PSQL. Ito, class. Ito. Mating dito. Tingnan nyo to class. Nakakamangha ito. Yan. Tingnan nyo, ha. / I. KJV. Tapos, tinayip ko tab. Tinayip ko / I. Space. KJV. Prines ko yung tab. Kinumpleto niya. Ibig sabihin, nakita niya yung file. Ngayon, nag-complete din siya sa inyo. Ngayon, pag-press ko yung enter nito, lahat ng laman ng file na yun,
ipapasok niya parang SQL statement dito sa program. So yung lahat ng delete table, drop table, create table, insert into Genesis 1:1, Genesis 1:2, hanggang Revelation 20:22. Lahat yun i-insert, 33,000 na rows. So pag press ko itong enter, makikita niyo yan, nag-i-insert. Medyo matagal yan sa akin kasi nag-record din ako. Sa inyo, mas mabilis yan. Kasi 33,000 rows yan. Mabilis? Mabilis yung computer niyo. Yung sa akin matagal. Kasi nag-record ako eh. Tapos na yun sa inyo? Tapos na siya? Bumalik na dun sa ano? Wala kasi ipinadrop niya yung database niya. Kaya kung select asterisk from by balls. Select asterisk from by balls. Select asterisk from by balls. Tapos, select space asterisk space asterisk. Wala select. Pag-import, ginagawa nito, kung ano naman itong file na ito, i-open niya as commands. Kaya pag may nasira kayo sa database, yung backup niya na pag-restore. Kaya pag nag-i-click yun yung araw? Guntugli lahat yung laman ng Bible mo. Ay, hindi. Sa taas na yung drop. Di ba may drop? Tapos may create. So, patatanggal niya yung table, tapos gagawin yung bago. Ganun tayo. Tingnan niyo yung laman ng ano. Ito, di ba?
pagtingin natin yung less. Ayan o, drop table. So hindi siya magdo-duplicate pala kasi sa ibabaw may drop table. Makawala siya. Tapos gagawa siya din ng bago. Tapos insert ulit. Less. Okay. So my friends, pag nag-PSQL Postgres tayo, tapos select asterisk from Bibles where contents, where verse has Abraham. Yan, lahat ng Bible verse sa Abraham may naman. Ay, sorry. Yan, halimbawa, select asterisk from Bible where verse regulates Abraham. Dapat start ko Bible verse na may Abraham. Ano yun? Pilgay asterisk. Uod daw. Isin sa number one. This place Abraham. Kapag din ang number one. Yan. Hey. Wala sa Abraham dyan. Very good. Marunong na kayo mag-search ng Bible. So, ang sunod natin gagawin, class, ay gawa na tayo ng PHP. Saan tayo gagawa? Sudo bash. Oh, naka-root na ulit ako. Tapos, saan nga tayo naglalagay ng PHP? Dito, sa htdocs. Sige. Sunod lang. Is
Tinatype niya kasi lahat eh. Tab. Alam niyo yung tab. Di ba? Okay. Nandito na tayo lahat. Pico. Index. Nitanggalin muna natin yung nandiyan na index. Remove index.html. Pico. Index.php. Type nyo na naman yung index.html na yan. Pindutin nyo lang yung rm, tapos space i, tapos pindutin nyo yung tab. Yung complete nyo yan, auto-complete nyo yan. Yan. Marunong na kayo mag-tab. Galing. Okay. Pico index.php. Ngayon, tatype na natin ang PHP code natin. Mag-connect muna tayo sa database. Tingnan natin kung talagang nakaka-connect tayo. Host equals localhost. DB name equals Postgres. User Postgres. Password equals A. If hindi siya makakonect, mamamatay tayo. Pero ang sasabihin natin habang tayo ay namamatay, error connecting to database. Yan. Kung hindi tayo namatay, nakakonect tayo. Dire-diretsyon ko na class. Select. Ano yung select natin? Asterisk from Bibles. Baka may kulang na double quote or something o ano. Where contents ay verse. Where verse uod tilde asterisk single quote double quote. Gusto nga natin ang get s. Gusto nga natin ang single quote semicolon double quote. And then send natin sa database using pg ano na nga yung pang query con sql. Pag nag error we will die. Pag walang result ng ating query, mamatay tayo ulit. Lahat naman tayo mamamatay. Ang problema kung mabubuhay tayo o hindi ulit. Kung kailan pala mabubuhay ulit. Lahat tayo mamamatay, lahat tayo mabubuhay ulit. Ang problema kung kailan.
Yung iba mabuhay para mapunta sa langit, yung iba sa impierno. Okay, error, dollar, SQL. Kung gusto niyo kung paano mabuhay pumunta sa langit, basahin niyo yung Bible na nandiyan sa database niyo. Libre naman yan eh. Libre. Error. Pag... Hanggang dyan lang muna. Sige, maghabol tayo ng type. Di ko rin alam kung tama itong tinet ko. Sandali lang pa sa... Subukan ko lang. Bago nyo kopyahin ng seryoso, lahat ng tao nagkakamali. So, hindi ko pala masusubukan class. Kailangan kong palitan ang networking. Ito, ito, ito. Bago natin masubukan yan, kailangan natin ibalik ang NAT sa host-only adapter ito. Networking. Kasi hindi natin makonect yung ating browser dyan. So, kailangan natin i-restart. Pero tapusin nyo muna yung type nyo. Type net. Kopyahin nyo kahit na hindi natin sure kung tama yung kinukopya nyo. So, ano yung period na dito sa dalawa? Dalawa? Oh, kasi ano yan? Concatenate. Ibig sabihin, ito assignment to. Ito assignment. Idudugsog niya dun. So kung di ba sa nagkasabit ng Bible sure, singat ko, idudugsog niya kung ano yung S, yung sensors natin. Tapos idudugsog niya, pangdugsog to eh. Pili ko si pangdugsog to. So, idudugsog niya dun sa existing. Pag ganda kasi, i-erase niya yung naman. Mapatogan niya. Pag ganda, idudugsog niya dun sa dulo. So, magdudog sa man niya ang ganyan, magdudog sa niya yung single code. Kasi yung part na itong single code na ito. Para maging SQL statement na straight. Tapos i-send natin sa... Matay, tapos ka na mag-type. May nagka-type pa ba? Pa-under natin yan. Oh, meron pa tayong 15 minutes. Sabay-sabay natin mapa-under yan. Para may 1 point na kayo sa inyong grade. Bawat mapa-under natin na program, isang grade. So, hindi na kayo F. Ano na kayo? D. Next meeting, gawa ulit tayo ng isa pa. C minus. Di ba? Next meeting, gagawa pa tayo ng isa pa. C na. Hanggang, bago kayo maka-A, palagay ko, hindi nyo na kailangan step by step. Di ba, di ba? Ngayon, hindi lang step by step. Letter for letter ang type. Joke lang. Sana kayo mga friends. Parang kasi hindi kayo mo ng type na yung hindi nyo sa keyboard. Sariyan na. Ito mo rin yan. Ito ang nakabuhin sa ilalim ng get. Ano yan? Ano po yan? Dalawang lower code, parang ito. That equals ba yun, sir? No, that equals. Dalawang lower code, isang single code, semicolon. Partner, ito, partner dito nun. Wala kasi partner dito nun. Pag nakakaos na kayo ng type, register kayo. Ay, mapag-uwi dito na sa atin.
Ay, bago yun yung ano, network, bago yung ano, post on yun. Tapos ka lang kaya sa ito, I think habit ko. Hindi ba? Sa kaya mo ko, sa kaya mo. Pangalawang assignment, i-type niyo yung buong Bible. Para matuto kayo mag-type. Yeah. Yung pagbabasahin mo lang, ano lang yun, 10 araw, 8 hours a day, natapos mo yun. Kinumpiyot ko yun. Pero times 1.5. Yung speed. Okay. Kahit na hindi pa kayo tapos mag-type, hindi ko rin naman sure kung under yan eh. Ah, kailangan natin baguhin yung network class, na bago nyo na yung network nyo. Dapat ay, saan na yun? Host only adapter. Tapos restart natin. Bilis at malapit na mag 5:30. Save, yes. Control, ano ba makasulat niya sa screen? May doon yan eh, sa baba. Control O. Yes, sir. Host on D, sir. Control O, save. Then Control X, exit. Tapos reboot. Marunong kayo mag-reboot. Ta-type lang reboot. Yan. Para makakuha siya ng IP address na? O. Na 56. Anong IP address? Paano mo nalaman? IPA show. Ito. So, ang IP address nitong server na ito ay 106.192.168.56.106. So, itong ano, ipindutin ko itong start menu. Tapos, ta-type ko proxy. Proxy settings. Ilalagay ko dito sa proxy settings. Ilalagdag ko yung 106. Yan, tapos yung save ko. Yung pagka nakalagin, pag naka-reboot, o ganito ginawa ko class. Pagka-reboot, nag-login ako, tapos tinype ko IPA show, ito. IPA show. Tapos, tiningnan ko yung IP address niya nandito sa ano, 192.168.56.106 sa akin. Iwan ko lang sa inyo kung anong number na yan. Tapos class, open nyo yung proxy setting ng computer. Press ko yung window menu, window button. Yan, tapos type nyo proxy. As lalabas yung proxy setting. Tapos ilagay natin dito yung exempted sa proxy. Yung IP address na, kung ano yung IP address dyan sa ilalim, idagdag natin dito sa exempted sa proxy. Para hindi titingin dun sa, pag yung internet natin, hindi siya pupunta dun sa server. Diretso lang siya dun sa local na network. So pag na-save natin yan class, pag nag-open tayo dito ng 192.168, ano na ngayon, 106 ba yun? Dapat may lalabas dyan na wala. Kasi wala naman talaga tayong nilagay, di ba? At least walang error. Oh, ibig sabihin, may maling tinaip ta. May mali kang tinaip dyan. Kung may error, at least may lumalabas na error. Git na means, ano ba? Apache htdocs. Pico index.php.
Yan. Sa akin, walang error. So, itutuloy ko na to. Echo. Since tatlong minuto na lang. For dollar I equals 0, dollar I less than PG num rows, dollar res, dollar I plus plus, echo TR. For dollar J equals 0, dollar J less than PG num fields, res, dollar J plus plus. Tapos na tayo class. Echo PG result. Res, dollar I, dollar J. Echo slash table. Control O. Kung tama ang pagka-type ko, pag nag-type ako dito class ng slash question mark S equals Abraham. Abraham. Oh, lalabas lahat ng Abraham. Bakit ang gulo-gulo nang lumabas na Abraham? Ay, walang TD. Nakalimutan kong lagyan ng TD. Yan. Ang tama na code na pwede niyong kopihin. Kaya lang, 1 minute ang delay niyan bago siya ma-update. Hindi pwede tingnan. Ganto-ganto class. Ang problema ngayon, pag hindi natin in-off yung cache, ang tagal-tagal mag-update, akala natin sira pa rin. So, i-off natin yung cache class. Ito, paano mag-off ng cache? Pico slash etc slash op slash apache, hindi, php pala, ay bitnami pala, php etc php.ini. Yan. Tapos, hahanapin natin control w, op cache. Hindi yan. Isa pa, control W, enter. Ito, kailangan natin itong i-on, off. Tapos save, exit, para mabilis, reboot. Tayo natin mabuhay ulit ang computer. Nakarecord naman ito, class. Oh. So, yung dulo na mabilis kasi time na. So, nag-reboot na, class. And tingnan natin ulit kung nasa na si Abraham. Wow! Kita niya yan? Oh, Abraham. Sino gusto yung hanapin? Si David. Oh, di ba? Nakaka-search niya siya. Si Moses. Oh. Si Judas. Oh, di ba? Bilis-bilis. Yan. Yung code. Teka lang. Bitnami. Yan. Sige.
Subukan niyong paandarin ang inyong program. Tingnan ko kung ano error. Maglagay ng camera. Wala. Ibat na ang computer. Sana sa binang po ka. Sana? Tutuloy natin ang Thank you.